Bell cut. Okay. Set tayo. 3, 2, 1. So, what's up? Sige, ikaw lang. So, pang-anim na tong gagawin natin. Pang-anim na. Diba sabi siya eh. Diba tama ako, 5. Pang-anim na. Pang-anim. So, ito na nga. Tayo, reset. Nalaman na namin kung nung episode na tayo ng first version. Okay? Papakilala tayo. 3, 2, 1. What's up sa inyo mga kapitek? Welcome sa Pitek TV and welcome sa episode 6 ng first impression. No, medyo... Ay, teka lang. Bago natin sabihin yun. Mali. Talaga naniniwago ako. Ngayon na lang ulit ako naggumawa ng ganito. Puro ako cover eh. So, ngayon nandito ako. Si Bong. Kasama ka ulit ako. Nandito ako. Nagbabalik. Yeah. So, ngayon nga. Hapon lang ako aking pre. Doon nga tayo naririnig na ito. Naririnig nyo palang video ka dyan. Kung naririnig nyo man, may birthday yata doon sa kabila. Kaya. May kantahan. So, Yan yun na. Happy-happy nila yan. Minsan lang naman yun sa buhay. Once a year lang naman yan. Ngayon, mag-ano ka? Balik na tayo sa episode. First impression ng Haikyuu. Hindi ko nasabi yung anime na first impression natin. Ngayong episode 6, Haikyuu, no? Episode 1 ng Haikyuu ang ating pag-uusapan. So, yun na nga. So, mag-start na tayo sa opening. Sige, opening. Ikaw na muna daw. So, ako muna sa opening. So, yung nakita ko sa opening kanina, medyo matagal siya, pero kala ko nung pagdating ko, walang opening. So, yun, medyo ilang seconds, nakita ko na yung opening. So, sa opening, okay naman. Maganda. Maganda. So, yung visuals niya maganda rin. So, yung voice okay naman. Babagay din sa vibe ng show, no? Bagay. So, ikaw naman. Pero sa akin, ito sa mga the best na opening ng sports anime. Kahit hindi lang sports anime, kahit sa anime lang talaga in general. Napakaganda ng opening na to. Pinakatao nga yun. Kaso, di ko lang makanta ngayon. Kasi baka makapere tayo. Ay, hindi yun. Pero sobrang ganda niyang imagination na yan. Tapos, dun na tayo sa art style. So, yun. Sa buhok, sa katawan niya, sa damit. Sobrang ganda niya, so wala na ako masabi. Tuloy na lang natin sa character design. Sa character design, sa damit niya, ganun din. So, yung damit niya, saktong-sakto sa, yung sports type. Tapos, volleyball. Yung... Sa jersey nila. Yeah. Tapos... Ano masabi mo dun sa itsura ni Hinata, yung orange yung buhok? Okay naman sa kanya kasi si Naruto nga, 'di ba, orange din book. Dilaw. Ay, hindi, orange 'yun, 'yung bae. Orange 'yung katawan niya. Ay, doon 'yun, 'di ba? Dilaw pala 'yun. Oh, so nakakalimutan ko na rin. So, 'yun, okay naman sa akin sa kay. Kaya okay naman, kay Kagayama naman. 'Yung kalaban niya, 'yung black 'yung book. 'Yung okay naman 'yung kasi pagkatingin ko dun kay Kageyama, yung pagkatingin ko sa unang impression ko sa kanya, sa pagkakita ko sa kanya, kala ko siya yung masungit talaga na tao. Mm-hmm. Yung sabi ko, masungit naman talaga siya. Hindi, mukhang talaga siya, yung talagang lalaitin ka talaga niya. Pero, ay, mga mayayaban Katulad nung ginawa character. Nung tatlo. Oo, yung tatlo. So, pero ang ginawa pa niya, parang pinagtanggol pa niya si ano, oo. Diba na, hindi naman sila magagaling pero nalait sila, diba? So yun, parang okay naman sa akin si Kageyama yung ugali niya. So yun, tuloy na natin sa character. Kumbaga, ang ganda nung ugali ni Kageyama na, huwag kayong magyayabang agad. Kumbaga, huwag niyo mamalitin yung palaban niyo. Kasi, hanggat hindi niyo pa nakikita yung pinakaano talaga. Tsaka hindi, wala nga kayo sa bench, diba? Kumbaga, nanonood lang kayo sa audience. Oo, diba?
Manta trash talk. Yung ginagawa nga nila doon, di ba? Parang nagsasali lang sila ng ano, inumin para sa mga player. Yeah, tapos ang ano niya, parang... Ito pa yung parang personality niya sa loob naman ng court. Sa personality naman sa loob ng court, si Kagayama. So, strict siya sa mga ano niya, sa mga ka-teammate niya. Yeah. Gusto niya, yung tawag nito... Kumbaga all out, all out talaga. Pag sinabing laro, laro talaga. Oh. Nakapokus ka. Kasi kung hindi ka nakapokus sa isang laro, so, maaari kang matalo. Yung parang ganon. So, yung sa kabila naman, yung sa kabila kanila Hinata. Hinata. Yung mga ka-team niya kasi, wala talaga, hindi naman natin sabihin natin ano, walang alam. Pero, wala talaga sila alam. May alam kasi sila. Bigla pero, alam eh. Magkaiba kasi, bola yung, pare-pares bola yung ano, pinaglalaroan nila. Pero yung isa, sports. Yung isa, basketball. Yung isa naman, soccer. So, di ba? Ano nang pagkaka, ano, ng tawag to, ng volleyball sa ano, di ba? Sa mga, ano man, mga laro nila, di ba? Kumaga ang ano ni Hinata, basta makakuha lang siya ng players. Kasi yun, gusto niya rin gustong, talaga gusto makalaro. Gusto niya kasi, yun ang gustong-gusto niyang... Tsaka last year niya na rin kasi, di ba? Yun ang gustong-gusto niyang malaro talaga. So, wala na. Kaya yun na yung naisip niya na kumuha na lang kumuha para labanan yung team nila kay Kagiyama. So, sa sobrang, ano niya eh, sobrang pagmamahal niya sa volleyball. Kumbaga, sige, okay lang, kahit sa babae muna ako makikita. Makikita mo naman sa animation, ang ganda ng laro ni, ano eh, ni Hinata. Oo, kumbaga, binibigyan niya sa, yun yung gusto ni Kagiyama. Yung all out, di ba? Oo, yung effect ng pagpalo niya, talagang todo-todo. Alam yung pang ano, yung pang pinali na laro. Kasi kung kukumpara mo siya sa mga naging kakampi ni Kagayama, kumbaga parang wala. Out naman na to, natin habulin. Yamas na sa mga high school. Parang ganun yung mga kating kasi ni Kagayama eh. Parang hinahayaan lang, daan-daan lang tumatakbo. Tapos hindi sila naman yan eh. Ang ano naman kay Kagayama, hindi niya ina-adjust yung toss niya, yung kumbaga yung set niya, dun sa mga player niya. Kumbaga binibilisan niya, habulin nyo to, di ba? Bahala kayo dyan. Para, kaya nga tinawag siyang king eh. Para matuturing kasi yung mga ano. Para kasi nakikita niya sa mga ka-team niya, wala talaga eh. So, kaya inawat din siya nung coach niya na, hindi lang ikaw yung naglalaro. Maging considerate ka dun sa mga ka-team niya. Hinaaw mo yung bola, itama mo yung sa nilalagay. So, dun naman tayo sa, tawag dito, sa voice acting. Dun sa boses nilang dalawa. Dun, focus muna tayo sa dalawang player. Si Nata naman, sa akin, yung boses niya okay naman kasi medyo pagkatingin ko naman sa character niya bata pa siya eh parang ganoon. Kumbaga bagay sa kanya energetic. Parang ano, parang alam mo yung ano tawag ito nasa ano pa nasa ano middle age. Marang mga parang ano, parang ano ka pa binata ka na. Pumunta ka ng tao. Pumunta ka ng tao niyan. So sa akin okay naman sa kanya. Kumbaga hyper kasi yung boses niya. Hyper din diba? Tsaka yung galawan niya talaga. Energetic pa siya, diba? Galawan talagang pang bata pa. Doon naman kaya, no? Kay Kagayama so, naman. So, Kagayama naman. Mo kay Kagayama? Ganon din naman. Parehas lang naman din sila ng kilos. At yung ano niya talaga. Ay, yung boses niya. Parehas naman. Tapos ang ano lang. Tsaka yung emotion niya, diba? Yung mga sinisigawan niya ng mga players. Yun. Yung sinisigawan niya yung players. Yung parang galit. Sakong, maramdaman mo yung galit. Maramdaman mo talagang galit. Tapos yung garalga ng boss. Yung may emotion talaga. Nag-acting yung voice. Oo. Nakagulat, di ba? Acting. So, din naman tayo sa, may ano, sa plot? Sa story mismo nung episode 1. Yeah, tama. Yung sa, tama ba? Hindi, anime. Animation. Animation muna. Para tayo nag-back-to-zero dito. Yeah. Tatlong ba na tayo walang review. Yung sa animation naman. Yes, animation. So, yan, yung makikita mo sa animation, pagkakita ko kanina, so yung, ang clear ng ano yan, ang clear ng pagkagawa sa kanya, yung yeah, malinis. Malinis. Tapos, makikita mo yung, smooth yung character mismo, pag hinangin talaga yung book nila. Yung damit, diba? Gumagalaw talaga. Hindi katulad sa ibang mga napanood ko, pero hindi ko nasabihin yung iba na, ano, ano na, unti lang gumagalaw, pero sa kanila talaga, yung kala mo binawaring buhok, gumagalaw-galaw talaga. Kumbaga kasi habang, sa iba, parang ano? Habang yung kinakausap niya si Kagayama na tinawag niya, di ba? Okay, sa dulong part, yeah. Sumigaw siya, di ba? Hmm. Na sabi niya, parang hindi pa... Tatalunin kita. Hindi pa dito natapos. Oh. I mean, yan, parang ganun yun. So, okay naman sa akin, kasi mga grupo niya sa... parang...
yun na yung panagpaalam na rin siya sa grupo niya, di ba? Yun na yun, di ba? Hindi, hindi. Doon naman ito sa animation. Sa animation kasi para makikita mo na no awkward dan, di ba sa apat? Oo, oh, sa apat. Bato tayo doon sa ano? Sa apat na kanya. Apat na kasama niya ni Kagaya, ni Hinata. Ay, lima pala. Hindi pa, apat tuloy. Oh, lima. Oo, oh, anim sila eh. Kasi anim sila. Ah. Di ba? Tama na. Ang galing na ito sa mat. Very good. So, kung maga makikita mo yung awkward dan sila sa pag-re-receive nila, di ba? Kung makikita mo na wala talaga sila alam. Talaga. Kahit na hindi mo sabihin, na tsaka, wala silang alam. Makikita mo eh, na wala talaga silang alam. Tapos, makikita mo rin yung sense of speed dun sa movement nila. Yung lima sa, na yun. Sa court. Kay Hinata, di ba? Makikita mo na. Mabilis yung kay, siya. Ano, kay Hinata kasi mabilis talaga siya. Hmm. Kasi yun talaga yung gustong-gusto niyang laro. Di ba ngayon last save niya, yun talagang gumulong-gulong pa siya. Ay, yun. Spike niya pala yun. Spike, yung ano, inabol niya talaga. Tapos yung sa spike din, may maranong yung force, kabilang team. Kala ko nga, makikita, yung kala ko nga, pag, kasi pag, ano lang gano'n, pag toss, nagkamali, missing toss eh, nakalagay. Missing toss. Tapos ngayon, nagulat ako, inabol pa niya yun, di ba? Kasi talagang gusto niya manalo eh. Yun yung maganda kay ano kay Hinata, di ba? Eh, gustong-gusto niya manalo. So, sa, yung naman tayo sa anime, sa book na sinasabi mo. Sa book. Sa ibang anime kasi, ang inano nila, parang pinapreserve nila yung design ng book. Kaya kapag hinangin, talagang konti-konti lang yung dalawa. Hindi ko kaya dito na talaga hanginin talaga yung buhok, pati yung damit. Kaya kita kasi ako nun eh, talaga eh, lumit, ay maghawit ah, pogi uli ah. Bangstang yung nagalaw eh. Ano to, naka-gel? Hindi, ano yun, kada labas nila, inuubos sila yung isang garapo ng isang yams. Ano? Luma natin talaga, yams ah. Kaya kita ang edad ah. Gel ko yun eh, gel daw, gel mo. Yams daw. Eh, ang mga ngayon, grips lah. Grips. Got. Sabi, Loma rin, got. Matagal-tagal na rin. Tagal na nun, elementary. Peaks yan ngayon. Peaks, yeah, peaks. Tapos ano pa ba iba? Marami pa, pero wag na, doon na tayo punta. Punta na tayo sa ano, anime. Punta na tayo sa, yun tayo sa mismong story nung episode 1. Yung plot, sige, yung sa plot niya. Doon sa simula nito, nakita ni Hinata yung si Little Giant sa TV, yung barbershop. Barbershop yun, di ba? Di, sa ano lang, parang labas na ayaw. Parang tindahan. Barbershop yata yun, kasi nakita ko yung pole eh. Yung parang barbershop siya. Na, basta nakakita siya ng TV na kino-coverage yung laban ng Karasuma. Naka-bisikleta siya nun eh. Tapos nakita niya yung Little Giant na kahit na maliit, kumbaga, ang taas yung tulod, lumalaban siya sa area. Nakita niya yung ano, parang siguro sa isip niya, ganito rin siguro ako. Gusto ko to, kaya ko parang, to. Diba? Kasi siya nga, di ba? Maliit siya, di ba? Pero kaya niya. Naging idol niya si Little Giant. Kaya yung pumasok sa isip niya na idolin niya to. So yun, tapos yung... Tapos kinausap niya yung coach niya, yung teacher, parang advisor ng volleyball team na gusto niya sumali sa pero, club. Ang problema, walang men's volleyball team. So, sige, sabi ng advisor, parang teacher na, kung gusto mo talaga, doon ka muna sa mga weapons. Habang wala pa tayong yun, men's. Nagpalakas muna siya. Ilang doon siya sa sulok, di ba? Palo-palo siya doon. And then nakita niya yung mga, pag nakakita siya ng mga free na players sa basketball, sa volleyball. Basketball tsaka soccer, di ba? Talagang hinahata niya na, bato mo lang, kahit wala kang alam, ihagis mo lang sa akin. Gusto ko lang mag-spike. Kumbaga spike lang talaga alam niya eh, pati pag-receive nga, di ba? Wala siyang ano. Yan lang, yan yung inaano niya. Tapos nung ano, nagtitraining siya, talaga porsigido siya. Nakikita mo dun sa ano, sa... Montage. Tumatakbo-takbo talaga siya, so... Talagang porsigido siya na matuto, marami dito niyang ano, mag-improve yung mga skills niya. Yeah. Tapos, nag-time skip. So, nandun na tayo sa laban nila. Yun, di. Nag-time skip. Dun muna sa school nila. Yung papasukan niya. Kitagawa Daichi kay Tobio, kung yung first time nila nakalaban niya. So, yun nga, nilait-lait siya doon, di ba? And then, may kita mo rin, ano, wala sila sabi. Kumbaga, kitang-kita, ano doon na underdog yung team nila. Kasi, biray mo, tournament, as anim lang kayo. No? Mga ano, tag ito, mga bayani. Bayani, parang, ano mo, bayani. Kumbaga, mandirig sila dun eh. No sub eh, ba? Sa kabila, ang dami. Kumbaga, pwede nga sila magyabang doon. Partida eh, wala kami sa. Partida, wala kasi kayo, anim lang kami. Basta, ano doon, ano pa ba? Yun, yung sa ano, yung ano nga pala, yung bagong school na lilipatan niya. Doon muna tayo sa ano, kumbaga, sa mga nangyari bago yun. Nangyari sa laban. So, nilait siya doon. Kasi diba, kumigrot yung sikmura niya kasi kinakabahan siya. Kinakabahan niya siya. So, napadaan siya doon sa tatlong
bench, hindi lang bench, parang third stringer na players na nagsasali ng tubay, tapos nilait-lait sila. Nilait. Tapos ngayon, maliit na naman yung mga kalaban natin, ba't pa natin? Tapos sakto, dumaan din si Kagayama. Yun. Kinausap niya yung tatlong players na yun huwag yung laitin yung mga kalaban natin. Respect, kumbaga respect, respect. Yun ngayon nakikita ko sa kanya, sa ano niya yung sa kanina, sa ugali kumbaga, niya. Kumbaga hindi siya mayabang na player na talaga kumbaga respect pa rin, bigay pa rin natin yung lahat natin. Nakikita mo talaga yung isang ano player na talagang ano respeto talaga sa mga kalaban. Saka binibigay niya rin yung lahat eh. Diba? Mm. Kasi personal yun eh, pero yung mga toses niya talagang ano. Wala kayo mag-adjust. E, ganun yung parang nasa otak niya eh, di ba? Binibilisan niya yung toss niya eh. Tapos yun nga. Tapos yun din, natalo sila. Natalo, yun. Natalo sila ni Kagayama, ng team ni Kagayama. So. And then nag-vow siya na talaga, mag-practice ako, tatalunin kita. Talunin. Yun nga, yung sumigaw siya sa labas. Yung nakita mo na hinahangin yung buhok. Parang first time yata nakita ng hinahangin yung buhok. Yun first time ko na gumagalaw talaga yung buhok. Smooth yung elimination. Smooth talaga. So, yun, sinigaw niya na maglalaban sila. Oo, na, and then, tapos yun, di niya akalain. Ayun na, nagano na siya sa karaso, ano? Ginugol niya yung bakasyon niya na ipapractice. Practice. Tapos pagpasok niya ng court. Yun nga, nagulat siya. Nakita niya si... Kagayama na nagpapractice ng spectrum. Parang magka-team, no? Magiging magka-teammate sila. So, parang siguro maganda yung, ano, maganda yung kakabangan natin. Kakakatungan. Kasi, nag-ano siya, nagpractice siya. Kung baga ginugol niya yung buong summer niya, winter. Na para mag-practice para talon si Kagayama tapos biglang teammate mo pala no. ending nila no. Maganda yung ending na kasi maganda ano, parang ano magkakaroon talaga sila ng yung lakas kumbaga, ko yung mabuhay. Mga ma-intrigue ka na. Uh-oh. Ano magiging kasunod na mangyayari sa series? Kasi naging magkakampi pala, di ba? Kaya mapapaisip ka talaga na kasi sinabi niya sa dulo, dapat tatalunin kita. Tatalunin mo yung kampi mo ngayon. Ay, one-on-one. One-on-one. O, tama. Parang kaya na one-on-one ng volleyball. Oo, oh, silang dalawa. Hindi, kanina may isi-set yun. Pag set mo, tatakbo ka. Hindi, set mo, tatakbo. Mo. Set mo, tatakbo. Parang nag-1v1 sa basketball, tas whole court. Oo, ayaw mo nun. Pagod ka talaga. Sa resistance yun. So, hindi na tayo sa mga bagay na gusto natin baguhin. May mga gusto ka bang baguhin dito? Sa akin, sa episode 1? Sa akin, parang wala naman eh. Wala ka namang gusto baguhin. Mm-hmm. Sa akin, okay din naman. Maganda naman yung kumbaga naging setup. Ay, yung nila. Ano, gusto ko lang baguhin sana yung tag ito. Yung sa ano nila, intro nila medyo matagal eh. Ayun, na, yung pagpasa ng opening? Oo, yung opening. Eh, syempre kumbaga sila na muna na... Naging parang idol ni Hinata si Little Giant. Oh, parang inano lang muna o inano. Pero sa susunod na episode siguro naman. Siguro. Intro naman agad yun. Yun ay, gabi ka na mo, ano, manita. Yun lang naman. Kumbaga wala sa timing ng intro. Ano, ang takal ah. 1 out of 10. So, yung rate ka naman sa kanila. Teka, doon naman tayo sa mga ano, okay na, wala ka na mabaguhin. Wala rin naman na mabaguhin. Yung mga prediction ka ba? Kumbaga, minaisip ko bang mangyayari? So, yung maiisip kong mangyari sa kanilang dalawa. Sa mga episodes, eh. Ang maiisip kong mangyari, siyempre, magka-team na sila. Mm-hmm. So, magiging solid sila kasi dalawa. Dalawa na sila. Yung isa, magaling naman yung isa si Kagayama. So, setter siya. Tapos siya setter. Parang nagbagay silang dalawa na magpares. Setter plus spiker, diba? Yeah. So, abangan lang natin yung ano yung mga so, magiging ka-grupo nila no. Yeah, so, kasi silang dalawa okay naman eh kasi ano magiging teammates nila diba. Solid naman talaga na silang dalawa eh. Galing naman talaga sila sa ano. Eh yung isa galing naman yung isa na si Hinata. Magaling naman talaga siya talaga. Pero, kulang lang talaga sa practice tapos sa yung teammates, mga teammates. Yeah. Tapos si ano Kagayama. Kagayama naman ayusin niyo ugali niya no. Pagiging ano. Medyo kasi no. Magiging makasarili niya kumbaga do. So, at least, tingin ko okay na yun, no? Wala naman na tayo masasabi. Ano yung yung rating mo sa buong episode na to? Yung rate ko dito, siguro 10 out of 10 eh. Kasi, maganda naman talaga siya. Maganda talaga yung ano, yung pinapakita ng ano, nito, na anime na to. Hmm. Sa akin din, 10 din to. Yung animation, so, character design. Malinis yung voice acting, pati yung mismo story, setup nila pa sa series, di ba?
10 out of 10 din sa akin itong maganda, maganda ang naging first impression natin dito. Itutuloy pa rin namin itong pag-aaral namin dito pag siguro. Panonood. Kapag wala nang, pag free ulit si Dom, siyempre. Pag free ulit ako. So. Kasi, totoo lang, sinubukan ko rin talaga ito na, ano yung magtawag dito. Mag-review na mag-isa. Kaso, ano eh. Parang, ano. Ano eh, parang, ang pangit. Mahirap kasi, ano, tsaka, dapat kailangan may, pag naglalagod ka, may kapalitan. Oo, may kabatuhan ka ng linya. Diba, sa ML nga, dalawa, tatlo, diba? Yung caster, diba? Tsaka, ang hirap. Ang pangit talaga sa caster na ikaw lang mag-isa, diba? Sinubukan ko rin. Kaso nga lang dinidelete ko pag ang pangit dinidelete ko. Kasi dapat pero kung na-save ko 'yon, pwede ko sana i-play ngayon eh sa post pag gine-edit ko na, i-play ko. Kaso na-delete ko na eh. Pero hindi nyo rin talaga gustong marinig eh. Talagang sobrang boring. So, kaya sabi ko talaga magko-cover okay na lang. Kakanta na lang. Oh, doon ka na lang magaling. Okay naman eh. Doon okay muna ako. Kumbaga pag wala akong kasama, cover na lang muna. Hintayin ko na lang sila pag gano'n. Pag free, di review. Pag wala, di cover. Kaya medyo natagalan din talaga yung review namin yung first impressions, mga ganitong klaseng video. Hayaan mo, hihayaan nyo sa susunod. Papakita namin yung ano yung video namin na co-cover si Ken. Magandang saan? Covers. Tapos baka din natin magawa. Doon sa ano? Doon sa ano eh. Oh, maganda yung... Sana magawa natin bago natin sa video. Oo, yun nga. Diba? Kasi so, ang mga na lang, di ba? Malay mo, may mga nanonood na naghihintay ko doon. To be continue. Sabi nga, to be continue, di ba? To be concluded. Yeah. So, yun kaya rin pala siguro para nangangapa pa tayo. Kumbaga parang nanibago ulit. Nanibago tayo ulit, oh, eh. Kasi ang tagal naman na tagal. May kita nyo naman yung sa intro kung paano kami kalupit. Oh, tagal. Simula pa lang. Simula pa lang nangangapaan talaga eh. Para nag talaga back to zero talaga kasi ang tagal 3 months. 3 months ako. Actually hindi rin 3 months yung upload ko pero yung sa atin yung pagre-record yung talaga, siguro mga nasa 5 buwan. Yung buwan tayong walang record ng ganito. Matagal kasi talaga kasi nga busy na sa... Hindi, nung una, nagkatrabaho kayo. Sa ano, Mang Inasal. Yun, pero... Tapos sumunod, naging busy na sa DC. DC, school. Kaya hindi ko na rin kayo maano, mahagilap na na mag-record. Pagod-pagod din kasi. Sinubukan ko yun, ano ba yung mga nare... Basta marami ako na-record nun eh. Yung anime na napanood ko dati, mga lumang anime na napanood ko na... So palagay kong hindi niyo magugustuhan panoorin. Kasi talaga ano, pag ikaw lang talaga mag-isa, boring. Boring talaga, pra. Tsaka awkward din. Duray mo, nakatitig ako sa paano tripod. alas daw sila madaling araw, nakatitig ako sa paano tripod. Sabi ko, paano ko sisimulan ito? una na survive ko siya yung intro. Sabi ko, sige, goods. Yung puppet, alam yung puppet. Tapos, ang ano doon, kasi kausap ko yung camera ko, parang, mas weird, mas naging weird siya. Pero may mga tao na ano, may mga tao na kayang solo. Maraming mga malulupit na reviewer sa YouTube yung, na solo lang sila. Yung ginagawa ni Puppet. Ang problema hindi ka di ako kasama dun sa kung ano. Maraming mga magagaling na solo ng solo lang sila pero talagang nakakatawa sila kasi Puppet eh. Kumbaga nasanay na rin din siguro sila eh, nung kasi taon. Pero tayo. Eh amo magisanay daw si Kid ng Puppet. Hi guys! Siguro sa side ba nagsimula tayo na, di ba? Nagsimula tayo na tayong dalawa. Nagsimula tayo na talagang... Kami talaga nagsimula talaga eh. Tayo ang ano, founder na ito. Tayong dalawa gabi pa yun, di ba? Gabi daw, naalala mo. Gabi, oo, gabi. Gabi, hapon. Ano ba yung nireview natin? Nakapunta na tayong bagyo na. Ano bang nireview natin nung gabi, dyan sa lamesa? Ano ba yung nireview natin nun? Yung outro yun. Oo, yung outro yun. Yung outro na nireview natin. Ay, nireview. Ilang beses tayo nag-outro nun. Yun yung binagyat, umuulan na yun. Oo, okay, umuulan. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Nag-brownout yun sa dali. Oo, tapos... Matay. Nasira pa nga yung holder ng cellphone. Oo, sa'yo, pumitik. Matanggal yung digat kaya hindi makapitan. Ang ginawa natin, yung cellphone, nilagay natin sa sarado. Nung parang takpan ng... Sa ilalim, sa ilalim. Yung mic nasa likod. Wala, sobrang dami yung pinagdaanan na. Wala kami talaga mabili, tripod. Ngayon pala, tol. Teka lang, nag-outro na ba tayo? Ito, tuloy-tuloy na ba natin to? Outro muna tayo, tapos tuloy natin. So, yun na guys, that's it for the video. Sana nag-enjoy kayo sa pagbabalik ng first impression. Pero next year na to ulit yung episode 7. So, yun, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to leave a like, share, comment, and subscribe. And we will see you guys next year. Next para sa episode 7. Pero
paano, next week may cover ako, so hintayin nyo yun. Hindi ko muna sasabihin ko anong kakantayin kong sunod. Pero basta may kakantayin akong sunod. Pero itong cover, next year pa. Huwag kayong mag-ano. Huwag kayong mag-ano. Huwag kayong tawag dito. Huwag kayong mag-abang nung... to be continued. To be continued next year yung mga ganitong klaseng video. So, ayun, outro na tayo. 3, 2, 1. Ciao! Ciao! O, diba? Ang galing natin, tol. O, diba? Hindi na ako dalam... magkakasabay, diba? Tatlong ba lang tayo momento? Wala na kita ikwinta. O, diba? Diba? 1, 2, 3. Teka, 3, 2, 1 lang. 3, 2, 1. Ciao! Patay natin. Ikaw na po, Mindot. Sige, o.